Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel, no? Ano ba yung pag-uusapan natin sa araw na ito? So, meron dito, nakakuha ulit ako ng idea. Sabi niya, Idol, saan po nakakakuha ng Magic Moonlight Stone at Blue Devil Stone? So, shout out sa'yo, Gio Eugenio, kung tama ba yung pagkakabasa ko. So, ang sabi niya, saan nakakakuha? So, hindi sa farming. So, unahin muna natin kung saan nga siya nakukuha. So, nakukuha siya, guys, or nabibili siya dito sa shop. Siyempre, unang-una yan sa shop. Sa shop, kapalan nyo, ayan. Nabibili yan, Blue Devil at Magic Stone. So, ayan, pwede mo siyang bilhin dito. Medyo mura naman yan kung lagi kayo nagdo-donate, no? Sa pangalawa naman, nakukuha din yan sa mga mission. Sino yung mga mission na hindi daily, guys, sa isang beses lang yun. So, ibig sabihin, yun yung side quest. Okay? Diyan nakukuha yan. Kung mapapansin nyo, ito. Meron pa akong hindi tapos dito. Siguro sa pinamataas, ayan, nakakakuha siya dyan. Pati dun sa request. So, nakukuha yan sa request. May mga request dyan na nakukuha yung Magic Stone. So, isa-isahin natin kung saan ba nakakakuha ng uncommon lang. So, suggestion ko sa inyo, uncommon, nag-i-start yan sa level 50 plus na monster. Or, sabihin ko na lang sa inyo, dito, nag-i-start yan sa abandoned mine. Pwede kayong mag-farm dito at sa spider. Medyo masikip yan, guys. Interrupt tayo ng internet ko. So, yun. Punta tayo sa King Spider at, syempre, sa Demonic Cult Elder Zombie City. At dyan, maganda rin mag-spot dyan. Sana walang tao. Dyan yung nakakapulot na ng Moonlight. Pero kung sa farming talaga, kung gusto nyo ng AFK, dito na lang sa dalawa. Dito sa Blue Goblin Boss, gaya nga nasabi ko, dapat medyo mataas na yung level nyo. Or, gaya nasabi ko, 15 level gap sa level ng character nyo. So, sasampo lang ko kayo dito. Puro uncommon na yung drop. Kung hindi nyo pa kaya dito, dito ako nag-i-spot lagi. Kahit sa main ko, dito ko muna siya in-spot. Ayan, lag tayo. Medyo delay siguro gawa dahil ng bagyo, no? So, dyan yung spot. Yung pangalawa naman, pwede din dun sa Secret Mine 2F. Hindi ko na isasabihin sa inyo sa ibang spot kasi siksikliglig kung tawagin. Sabihin, kumpul-kumpul or kaya dito, pwede kayong mag dito. So, dyan na yung nag-AFK itong level 70 kong karakter. Paano sabihin nyo, boss, paano kung 65 lang ako? So, pagtsagaan nyo muna yung pakuha Stonehold doon kayo sa Spider, gaya ng sinabi ko kanina. Pwede kayong mag-AFK doon. Tandaan nyo, huwag kayong magpapalevel muna sa mga elite. Doon muna kayo sa mga field kasi times 1 lang yung buhay ng mga yan. Kasi kung i-elite nyo yan, magta times 2 buhay niyan. So, halimbawa, ito 9K, magiging 18K yung sa elite niya. No? Sample lang natin. Tingnan natin sa elite kung ilan yung buhay ng elite. Diba dito 9K? So dito yung paboritong spot sa main. Sa main ko guys dito, the best yung farming ng Moonlight at Blue Devil sa Secret Mine Elite. Kaso, recommended ko sa inyo dito is mataas yung PS nyo or talagang mapapatay nyo agad yung monster. So dito talaga yung pinaka-the best spot sa Secret Mine 2F. Dito lang. Wala nang iba. Dito lang talaga. Marami nagpapalevel niya. Kung makita nyo, 16K yung buhay. Ayun na nakita nyo, oh. Kapulot agad ako ng Blue Devil Stone. Dito yung the best spot sa aking warrior. Kaso, ang dami na nilang tao dito. Dito lang yung marirecommended ko. Walang ibang spot yan, guys, na maganda. Dito lang talaga sa pula. Kasi kapag kasi sa pulang monster, guys, yung rarity kasi ng ano, show level, dito naman nakalagay yun eh, the higher the hunting ground level, the better the rewards. At doon sa dilaw, ayoko din kasi doon sa dilaw kasi medyo malayo yung monster, hindi ikukumpara dito, zombie yung kalaban, madalas mapatay. Diba? Ito talaga yung the best spot. Yung mga matataas na yung level. So sa akin, pwede na ako dito sa giant wooden at the end, or sa secret mine, itong dalawang goblin boss. So, kapag kaya nyo dyan, kung nga, level 65 kayo, kaya nyo dyan. Yung mabilis mapatay, guys, ha? Na kayo. Pero kung hindi pa, recommend ko sa inyo, doon kayo sa snake pit, dito kayo sa abandoned mine, kung stonehold, dito sa spider. Or gusto nyo nga, sabi ko nga, nakapaliwanag na din, the higher, parang ano yun, eh? Yung, kung mataas yung ininvest mo, hindi, makaibay pala yun.
So, kung mataas yung pinapalevelan mo, mas mataas yung reward. Kaya mas maganda kung mataas yung level nyo kasi magagap na sa inyo yung monster. Ayan, ang daming tao dito. So, syempre, hanap kayo. Di mo, 74 to. So, dito pa rin nag-i-spot. Kasi nga, kaya nga nasabi ko, maganda ang drop ng monster dito. 8 lang ang buhay niyan, guys. Oh. Kaya, huwag kayong magpapalevel sa elite. Okay? Kasi times 2 yung buhay. Hindi katulad nito, ilang hit mo lang level agad. So, yun yung kukuwanan ng mga Moonlight tsaka Blue Devil na uncommon. Okay? Papakita ko sa inyo dun sa pinawesto ko kanina sa Secret Mine na kulay pula. Ayan, makita nyo sa screen. Yun yung napaparm ko tuwing alas 12 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Iniyayat ko. Pag gising ko, ganyan na yung XP na makukuha ko at yung makukuha kong material. So, sabay na natin dito. Pag-usapan natin. Saan nga ba ako nagpa-level? Nung level ano ako guys? Nung 45. Tinambayan ko lang talaga guys. Dito lang ako sa Snake. Dito ko sinimulan yan. Tandaan nyo pag nagpapa-level kayo, madalas lagi kayo dun sa may boss na spot. So, iron yan. Diyan ako nag-45 to 55 guys. 45 to 55. Kung maraming tao dyan. Dabas kasi dito kasi maraming channel. Hindi ko tulad ng mga Labyrinth, isa lang ang channel, guys. Dito kasi madami. Pwede kang palipat-lipat ng channel. Ayan. Maata yung channel na rito. Ayan, crowded, oh. Ipili ka na lang. O, tingin yung mga level niyan, mga yan, oh. 44, oh. Sabi sa inyo, dito, 45 ang spot. So, dyan ang spot kasi medyo mabilis mapatay ang monster. Okay? Kung maraming tao dyan, sa pinakamabilis, tele lang kayo dito sa Golem, kung alam nyo, yung Golem spot. Kasi nandun si Jollibee. Yung Jollibee na yun, nagbibigay yun ng Old Silver. Old Silver, guys, pag gising nyo, magugulat na lang kayo. Isipin nyo, nasa MS kayo. Pakaroon kayo ng Old Silver na mahigit 30 piraso. Ayan, wala nagpapalevel dito. So, maganda rin ang spot dito, kaso wala siyang boss. Kasi gusto ko si may boss monster, kasi madalas may drop doon na mga purified water na uncommon. Kasi dito nakukuha lang dito, guys. Literal, common lang na drop. Ayan. Siksikliglik, mabilis ang pass, ano na, pass skill. Tapos, ang bilis ng respawn ng monster. Okay? Kalagpas nyo sa 55, 60 na kayo, tambayin nyo na yung susunod na monster, yung level 45. So, dito, kay Wolf. Siyempre, unahin nyo muna yung Wolf. So, dito pa lang sa Snake Pit, magpapayin nyo na magpa-level 70, guys. Actually, dyan talaga ako nag-level 70. Walang harong biro. Papakita ko sa inyo na dito ako nagpa-70. Hindi ako pumunta sa ibang mapa. Gaya nga na sabi ko sa inyo, siyempre, kung alam mo na yung pa-levelan ko sa mabilis, doon ka. Yan, katulad niyang sinabi ko, dito ako nagpa-level. Yan, nakita nyo naman yung aking Snake Demon Essence. 1,000 yan, guys. 1,000. So, dito lang ako nagpataba. Kung ika nga yung nagpataba. So, after kung mag 60, 65 dyan, siyempre, evolve tayo. Kung saan, umisod tayo ng konti. Dito naman tayo mag-farm. Ayan. Mag-level up na kayo. Kunyari, 65 na kayo. Dito na kayo magtatambay. Dyan kayo magpapa 50% o 30%. Kaya ng 30% dito sa isang araw, guys. Tapos, kapag nakapag 30% kayo, saka kayo pumasok sa MS, 1 level per day. 65 to 70, 1 level per day kaya. Kaya yun. May MS kayo, may extra gold kayo. Kaya sabi ko, dapat nagbebenta-benta kayo ng mga material. O kung may dark steel kayo, benta nyo ng gold. Kung talagang gusto nyo magpa-level. Kaya nga, gaya na sabi ko sa inyo, yung katulad nung main ko, guys, ito. 79 na siya ngayon. Wala siyang XP. Dahil may war kami, mimina muna siya sa Red Moon. So, tinatambay ko muna siya dito. So, sa susunod kong video, papakita ko magkano yung namimina ko per day. Oh, sorry, may gold, oh. Sana all. You know, merong pula, oh. Walang nagmimina. Ay, tinira pa. Talagang ang babait, no? Talagang tinitira nila yung ano. So, nasa Redmond tayo, wala masyadong tao dito pa. Guys, lalo na sa fourth floor. Dahil may war, hindi ko na mapapotable to na level 80 sa linggo. So, ang dami namin kawar, guys, oh. Tatlo. Okay lang yun kasi kasama yan talaga sa laro. Pero sa akin, hindi naman apektado kung may war o basta ako nakakamina ako, masaya na ako. Yan, may 3M na ako, may 1.5 gold pa ako.
ko yung pagpupumimahin ko. So, magpupumimahin ko na lang talaga yung magpa-level na ibang karakter. So, isingit na natin. Meron ditong technique eh. Na ibang paraan para magka-gold. Nabasa ko kasi dito eh. Para magka-idea din yung iba. Sabi ni Harem Jabbar. Habar o Jabbar. Sige, kahit anong basa dyan. Boss, paano ibenta ang energy box sa market? Hindi naman tradable. Nagiging tradable yan, boss. Pipiga lang sa Bitcoin Castle. Sa crop. Yung nagka-crop. Yan dito sa taas. Ayan. Kay Blue Dragon Damyo. Kay Guon Chunyong ata yun. Dito. Guon Chunyong. Ewan ko, ano basa dyan. So, dito yung nakakrap yung energy. Tama ka, pwede nga gawing business nyo yung energy kasi parang pareho na ng presyo yung dark steel at energy box. Ayan. Ayo. So, sa Sandry siya. So, ayan. 100k energy, pwede rin isang million. Ayan, pwede palang gumawa, oh. So, kailangan ko lang bumili ng Goto Common product. 10 gold lang yan, guys. So, yan, 10 gold. Meron 111 pieces. So, 10 gold para makabenta ka ng sa market. So, tingnan natin kung magkano ngayon ang energy sa market. So, pwede ito. Malit. Yan, nakita nyo. 64. Hina, nakita ko to 60. 60, ano to, 60 gold. So, katumbas. So, na siya ng dark steel, guys. Parang siya ng presyo ng dark steel. Ganyan yung presyuhan, huwag tayo magmina. Mag-energy na lang kayo, guys. Kaso yun nga lang, walang gold na energy sa labas. Puro red. Kapag nasa Socium Trading Post na kayo, guys, or sabi natin nasa level 65 na kayo, pwede na kayong tumungtong sa Phantom Woods. So dyan, puro pula na yung minahan, energy, yung yoga, sabay yung gathering, pula lahat dyan, guys. Kaya targeting nyo na mag-level 65 kayo. Kahit 65 muna, guys. Kung sa 75, medyo pangano yan eh. Kung paspasan talaga yan eh, para mapalevel. So, ayan. Pwede kayong mag-energy na lang kasi mas mataas pa yung presyo ng 100k energy sa ano. Tingnan natin kung, ito, ayan, may pulang mina, oh. Pwede na lang, mag-mina na lang kayo dito muna. Mag-energy yoga muna kayo. So, dito sa taas, merong gathering na kulay pula. Tingnan natin kung meron. Ito yung spot na may gather eh. You know, merong energy doon, no? At least, hindi na kayo makikipag-agawan. So, pumumahin nyo na lang. Siguro, yung gathering, ano, gathering boost. Ayan, no? Tingnan natin kung ang pula kasi, 142. Eh, yung pulang energy, ilang kaya? 103. Mababa, no? Mababa siya. Pero pwede na rin gawin business. No, kung makikipag ano ka pa sa ano, dark steel, eh pareho na ng presyo. Tignan. So, yun lang. Na-discuss ko naman siguro kung saan nagpapalevel. At may mga nagpapa-shoutout dito. Shoutout na natin. Sino ba itong mga to? So, shout out kay Sia ng Exalted, pati kay Shibuya 06 ng Exalted, pati na rin kay Sine ng Inferno. Nagpapa-shout out yan, kitang-kita nyo. Shout out! So, ina-idol na agad ako. Nakakataba naman ng puso. So, ito din, shout out daw, Carnal 2K Peto, ng Janagi ng RTIA. Akalaan ko, di ba? Tulong yan, katulad niya, tutulong sila sa Centipede. Siyempre, pag kung ka-server ko kayo, tutulungan ko rin kayo. Na-private ko yan, pang aking clan lang. So, ini-invite ko sila, kasama nung main ko. So, dito kasi tulungan. Hindi naman ako madamot kahit mababa PS nila. Mali pala. Ba't ba ganyan ang ginawa? This one part. Mali. So, kapag ganyan, sinasabay ko sila sa aking boss raid, tsaka raid. Siyempre, kahit mahihina kami, lang tinutulungan nyo din. Yun lang, no? Sana may natutunan kayo sa araw na to. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. O nga pala, sa susunod kong video, ituturo ko yung matutuwa. Siguradong matutuwa kayo, guys. Siguro yung iba ginagawa na to, yung iba yung palang gagawin. Kaya abangan nyo lang yung
aking ano channel, huwag niyong kalimutan. Okay, hanggang sa muli, join na kayo, join. Paalam!